Hindi ka ba makapag-switch account dahil sa secondary verification at nakalimutan mo ang email nito para makuha ang code? Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga video. Ang ganda na sana ng update ng Moonton tungkol sa seguridad ng mga account natin dahil ito sa new device secondary verification. Hindi basta-basta malalagin ng mga hacker o ng ibang tao ang ating email account dahil manghihingi ito ng code. At huwag niyong kalilimutan, mag-bind kagad kayo sa Moonton account dahil doon mapupunta yung code. At syempre, ingatan niyo ang mga password ng mga Gmail niyo dahil masasayang lang ang inyong mga Mobile Legends account pag nakalimutan mo ang password nito. Sa mga may problema sa mga Mobile Legends account, browse lang kayo sa channel ko, baka na doon na ang sagot sa mga problema niyo. Kung gusto niyo maging YouTuber at magkaroon ng extra income, subscribe ka lang kay Manong Bluetooth TV. So eto na tayo mga Lods. Pagbabalik ka na sa main account mo or magsiswitch account ka, manghihingi siya ng sign in verification. Ito ang masaklap mga Lods. Yung email na nakabind sa Moonton mo ay nakalimutan mo na, or lost Gmail, or matagal ka nang walang access dun kaya hindi mo makukuha yung verification code. So eto, nasolusyonan ko na. Papakita ko sa inyo yung video or yung kachat ko sa page na inayos ko yung account niya dahil di siya makalagin. So eto mga Lods, madaming nang message sa Facebook page ko na hindi sila makaswitch dahil nanghihingi ng code. So ayun yung problema nila, na hindi sila makapagswitch account dahil nanghihingi ng code. Ang problema nila, walang dumarating na code or mali yung code or nakalimutan yung email na nakabind sa Moonton kaya hindi sila makaka-receive ng code. So ang kailangan ko lang dito ay Moonton account or BK account. Pwede rin Google Play, kaso hassle mag-login doon. So ito yung video, in-access ko yung account niya, dinisable ko yung new device secondary verification. So ito na mga Lods, in-access ko na ang Mobile Legends account niya. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ako nag-switch account. So ito, ito yung account niya. Ito yung profile niya. Screenshot natin, yan, screenshot. Tapos punta tayo sa account setting. So yun, naka-on yung new device. Screenshot ko ulit, papakita ko sa kanya mamaya. So ito, naka-on yung new device secondary verification. So ito na, send ko sa kanya yung screenshot. Tapos sabi ko sa kanya, try niya mag-login. So yun, naka-login na siya, nag-thank you na siya. Kundi dahil sa iyo at sa YT mo, di ko na mabubuksan tong account ko. Maraming salamat Lods, sa buksan ko na. So eto pa isa mga Lods, si Admiral Klo. Di rin siya makapag-switch account dahil hinihingan siya ng code, pero wala na siyang access sa Gmail niya na nakabind sa Moonton. So dito, i-disable ko yung new device secondary verification. So yun, naka-disable na siya. Pwede na siya mag-login. Screenshot ko, send ko sa kanya. So sinend ko sa kanya yung screenshot. So ito, ito ba account mo? Sagot niya yes. Saka Potek, yun na lang nasagot niya, Potek mga Lods. So ito na mga Lods, nakapag-login na siya sa account niya at nag-message na siya na, alam mo, isang buong araw akong balisa. Sino ba naman ang hindi mababalisa kung ang Mobile Legends account mo ay hindi mo mabuksan o hindi mo ma-switch account? So mga Lods, kung ganyan din ang problema nyo sa pag-switch account dahil sa secondary verification, ay mag-message ka na sa aking Facebook page na nakikita nyo sa screen.